Unang-una, sa pagiging talo, 4-5 ang offer, pumunta kami ng Zambales. Nung nahandun na kami, 4-1 na lang daw. Kasi bibigyan pa raw ang mga konsehal na paborito ng mayor. Sabi ni Maning Egkid. Kasi nga, bakit ka hindi hihiling? Ang sabi, 4 to 5 trips. Baka sakaling makabiyahe na ako. Ang nangyari, 2 trip lang per day. Kung minsan, 2 day, 1 trip. So, humirit ako ng mataas na presyo. Hindi naman ako abusado. Hiningi ko lang 4-7. From 4-1, malaking bagay na yun. Pero ipinangako niya sa akin na hanggang 4-5. Parang ginawa lang na delaying tactics, tapos after 2 to 3 weeks, ibinigay hanggang 4-3 lang daw sila. Basta ang sabi sa akin kaagad is hindi ako bibigyan ng clearance. Kailangan ko sana ng clearance para kumita naman ako dun sa ibang kumpanya para makalipat. Stricto ang lahat ng kumpanya doon na kumuha ka muna ng clearance sa pinanggalingan mo. Ayaw naman akong bigyan. Mas takot na mabawasan yung truck nila. Kasi lilipat ka sa iba. Napaka daming beses na pangungulit bago ako nakakuha ng clearance. Dahil sabi ko, DMCID nang lilipatan ko sa Makati, kukuhanan din ako ng clearance sa Zambales niyan. Ba't di niyo ako bibigyan? Doon lang sila pumayag. Pero, siniguro nila na hindi ako lilipat sa ibang kumpanya sa Zambales din. Ang sabi nila is, pahaharang din ako sa daan. Pero, nag-isip din ako, gumawa ako ng oras na madaling araw ako umalis para pagliwanag, wala na ako sa area ng Zambales. Sa pulis ang sabi nila. Dumayo tayo para magnegosyo doon. Naghihirap din naman kami. Lahat ng kung tiga-tiga saan yan, merong tiga tawid dagat pa nga, merong tiga Baguio, may tiga Bontok na dumadayo doon. Sana naman, wag ganong kalaki yung cut nila para sa kanila. Na nabanggit ko na alam naman natin na ang bigay ng kumpanya sa contractor is 6,000. Hindi ko naman gustong kunin yung 6,000. May nag-o-offer nga ng 5-5. Ganun man lang sana, siyempre, kumita na rin sila doon, pero hindi naman 4-1. Napakalaki. Yung truck namin ang nasisira.